Nang ipasara muli ang second roads patungo sa Lipa City noong huling linggo ng Hulyo dahil ibinalik sa GCQ ang lalawigan ng Batangas, isang 52 anyos na motorcycle parts distributor na si Eric Librea sa mga biyahero na labis na naapektuhan. Isa sa binarikadahan ng Lipa Ibaan Road, kaya mula sa Barangay Calamias, binabaybay niya ang ibang mas mahabang daan kaya napapagastos tuloy ng malaki sa gasolina. Ay, medyo provinsyo sa kagaya namin, sa kagaya ko, dahil medyo malayo-layo ng kaunti yung tinatahak ng sasakyan, eh alam mo naman ang expenses sa gasolina, malaki din. Natuwa siya kaninang umaga dahil inalis na ang barikada. Bunsod ito ng pagkontra ng Interagency Task Force on COVID-19 at provincial government sa lockdown na ipinatupad sa lungsod. Na-deny na po yung atin pong request na magkaroon po tayo ng lockdown. Ito pong ating road closure based po sa desisyon ng AITF at ng provincial government of Batangas, led by Governor Dodo Mandanas, ay dinideny na po yung atin pong sinasagawa ngayon dahil ito po daw ay hindi po legal or naaayon sa patakaran ng national government. Bawal ang LGU na kontrolin ang pagpasok ng mga tao sa Lipa. Kaya ayon kay Africa, mas malaking hamon ngayon ang kinahaharap ng LGU sa target nitong mapabagal ang pagdami ng nahahawaan ng sakit sa lungsod. Kulang na rin umano ang tauhan ng LGU para mabilis na maipatupad ang precautionary measures, kaya bumigat ang daloy ng trapiko sa mga entry at exit points sa Lipa. Kaya nga po ako napilitan na magsarado ng kalsada para makontrol po natin ang movement ng tao. Pero ngayon po ay na-announce ko na tatanggalin na po natin ang mga road closure in compliance sa directive ng AITF. Meron po kasi tayong 12 na secondary roads at meron tayong 6 na main roads. 18 po ang total na mga kalsada papasok at palabas ng Lipa, at hindi po ito kayang bantayan lahat ng atin pong kapulisan dahil kulang na rin po tayo sa manpower. Ako nga po'y nahingi ng paumanhin sa ating mga kababayan na nahirapan or na-traffic ng ilang oras bago makapasok po sa Lipa. Nananawagan si Africa sa mga may-ari ng negosyo na hanapan ng quarantine pass ang kanilang mga empleyado, mahigpit na imonitor ang temperatura nila at tiyaking nasusunod ang minimum health protocols sa kanilang establishmento. Hinihikayat din niya ang bawat residente na ihanda ang sariling bahay bilang temporary isolation facility para hindi na umapaw ang bilang ng pasyente sa isolation facilities. Lahat po ng bahay ay dapat po ay nakaset up na pwede nating gawing temporary isolation facility. Kailan po natin gagamitin to? Una, kung kaya po ay may symptoms ng COVID. Halimbawa po inuubo, nagtatae, may lagnat, nawawalan po ng ganong kumain, kaya po ay mag-isolate na muna sa inyong bahay. At tumawag po agad kayo sa BHERTS natin sa mga barangay, inform nyo sila para po kayo ay ma-schedule for swab. Sa pinakahuling tala ng Batangas Provincial Health Office, nasa mahigit 200 ang kumpirmadong kaso ng COVID-19 sa Lipa. Kabilang na rito ang 27 bagong kaso na naitala sa lungsod kahapon. Andrew Bernardo, ABS-CBN News.